Kumusta mga ka-Axie? Welcome back sa aking channel. Quick update lang sa mga changes na mangyayari ngayon sa Axie. Very exciting changes ito mga ka-Axie, no? So yung developer, marami silang ginagawa para mas maging maganda yung future ng game at mas mabalance yung economy ng Axie. So ano yung mga changes na mangyayari sa Axie and yung current changes na nangyayari ngayon? Kung mapapansin nyo mga ka-Axie dito sa Adventure, before, we are farming 100 SLP a day sa Adventure, pero kung makapapansin nyo, 100 over 50. So, yung maximum SLP po na ma-earn nyo dito sa Adventure per day is 50 na lang po instead of 100. So, mamaya sasabihin ko yung thoughts ko sa mga changes na yan, pero ayun yung mga update, naging 50 na lang. Pero nakapag-farm pa ako kaninang umaga ng 100 SLP, kaya naging ganyan yan, 100 out of 50. So, kung hindi pa kayo nakapag-farm, hanggang 15 na lang po yung mapa-farm nyo. So, swerte yung mga nag-farm kaninang umaga, no? Kagaya ko, naka 100 pa ako before pa mag-cap siya ng 50. Ngayon naman, pagdating sa quest, yung quest, magiging 25 na lang po yung daily quest. So, hindi na siya 50, ah. Pero ganyan pa rin yung requirement, daily check-in, arena, 5 wins, and 10 adventure. Pero magiging 25 na lang po yung SLP sa daily quest. So, ibig sabihin, kung isa ka lang sa mga bumili ng Axie na gusto lang talaga yung grinding, 50 SLP sa adventure, 25 sa quest, so meron ka ng 75. So, anong mangyayari ngayon kung 75 SLP na lang yung earning mo as a grinder, no? or as a SLP farmer? So, syempre, marami kang matitirang energy dyan. Siguro mapupuno mo ka agad yung 50 SLP sa konting adventure, tapos hindi mo pa nauubos yung energy. So depende na sa iyo kung papa-level upin mo pa yung Axie or i-spend mo na dito sa arena. So ano ba yung mga changes? Tignan lang natin yung update nila dito sa Discord, guys. So season 18, dumating na yung season 18 and yung mga changes is economic balancing. So meron silang sinend dito na ano, ibibigay ko rin sa video description itong link na to para makita nyo yung mga update. So, we are gonna let you know, discover the new SLP brackets for higher ratings. Yung SLP sa arena, dadagdagan nila. Kung dati sa 1,200 rank, meron tayong 7 SLP per win. Dadagdagan nila. Mas magiging maganda yung experience natin pag nag-a-arena tayo. Kasi gusto nilang i-encourage yung mga player na mag-focus talaga sa high quality ng Axie, na maganda talaga pang arena, maging competitive sa arena. So, ang mangyayari dito kasi sa ngayon yung arena natin, maraming mga magagaling na player na hindi nagpapataas ng rank. So, ang nangyayari, yung mga magagaling na player na yon, tumatambay sila sa lower rank. So, ano nangyayari dun sa mga player na hindi masyadong marunong maglaro sa arena? Nakakaharap nila yung mga magagaling na player. So, ang nangyari, nahihirapan kayo na tapusin yung win 5 arena matches per day kasi tumatambay dun yung mga ibang magagaling na player. Bakit sila tumatambay sa baba? Kasi sa rank na 1,200, which is the current rank kapag sumali ka sa Axie as a new player, is enough naman na yung 7 SLP per win doon. Kasi halos 1 lang naman yung tinataas eh. Kung nagpapataas ka ng rank, sa rank 1,400, naging 8 SLP per win lang. Tapos sa rank 1,500, naging 9. Parang ang konti lang nung difference. So, bakit ka pa magpapataas ng sobrang taas na rank na magpapakahirap? Kung dun lang naman sa 1,200, is okay na yung 7 SLP per win. Kasi konti lang yung difference sa higher rank. So, kaya ibang player, imbis na magpakahirap sila, na maging very competitive at gumastos ng malalakas na Axie talaga na pang arena, tambay na lang sila sa baba. So yung mga new player na gusto lang tapusin yung daily quest na 5 wins sa arena, nakakaharap nyo yung mga pure na Axie, na ang lalakas ng Axie nila, kasi nandoon sila sa baba, hindi sila tumataas kasi wala naman masyadong incentives, wala masyadong good rewards. Pero ngayon, gagawin ni Axie, gagandahan niya yung reward dun sa mga higher rank. So, yung mga magagaling na player, may encourage sila na, uy, umakyat tayo sa ganitong rank kasi mataas na yung rewards dito. So, hindi na sila tatambay ngayon sa baba. So, yung mga nasa babang player ngayon, yun na yung mga talagang hindi masyado nagpapataas. So, mas makakalaban nyo na yung mga players na ka-level nyo na. Yung mga siguro same skill nyo, same build ng team na hindi masyadong pang pure arena.
So, ayun yung mangyayari, guys. Magiging maganda yung experience nyo sa arena kasi makakatapat nyo na yung ka-level nyo rin talaga. So, yung mga magagaling na player, aakyat na sila kasi mas maganda na yung reward dun sa taas. So, ngayon, ito pang mga ibang changes. Ayan. Pero sinasabi lang naman dito na pag tinaasan nila yung reward sa arena for skilled PvP play, yung mga great trainers that will push their ranking as high as possible. So, yun yung ine-encourage nilang gawin. So, punta tayo dito sa bagong Axie Arena Season 18. So, ito yung mga changes, AXS rewards and economic adjustments. So, itong link na to, ibibigay ko na lang sa video description para mas mabasa nyo kung gusto nyo mas basahin. Pero ito, i-review ko lang ng mabilisan, no? So, ito yung key points, ha? Yung PvP Season 18 is live with over 200,000 USD worth of AXS rewards. So, tinaasan nila yung mga rewards. Yan. So, 1,000 MAXS is equals to 1 AXS. So, the reward for the first prize is 225 AXS. That's over 9,000 USD. So, pag top 1 player, no? Parang katumbas nung reward na nakukuha mo ay $9,000 every time na nagta-top 1 ka. So, ngayon hanggang top 1,000 na yan, guys. So, maraming chances na ma-reward natin ito. Makuha natin itong 1,000 MAXS. So, parang katumbas siya ng 1 AXS. So, ibig sabihin, kung ang AXS ngayon ay nasa 2,000, so, basta makapasok ka lang sa top 1,000 or 501 to 1,000, meron ka ng 2,000 pesos. Kasi 1 AXS nga yung makukuha mo eh. So, ayan. So, hanggang top 1,000 na siya, guys. Hindi na tulad before na parang top 300. Ngayon, mas malaking player na yung makakapasok na mag-earn ng AXS. Ano pa yung mga ibang changes na gagawin nila? Season 18 will be 50% longer than previous season. So, tatagal yung season, yung haba ng isang season. And reward the top 1,000 players on the leaderboard. We've adjusted SLP earning mechanisms by having the SLP cap for adventure mode to 50 SLP and having the daily quest completion bonus to 25 SLP and making SLP rewards for PvP scale faster at higher ratings. So, magiging mataas na yung bigayan ng SLP sa matataas na rank. Unlike before na tiguan lang yung nagiging difference per rank up. So, ngayon, wala pa naman update kung ilan talaga. Pero, mapapansin nyo yan. As you play sa rank nyo, makikita nyo na malaki na yung bigayan ng SLP. So, bakit daw nila ginagawa yung mga changes na yon? So, ito yung mga changes. Economic adjustment. Kaya daw nila hinalf yung 100 to 50 SLP sa PvP, sa PvE, sa Adventure. And yung daily quest from 50 naging 25 na lang, pero tinaasan yung reward sa arena. These changes have been made with the long-term health of the ecosystem in mind. Recently, the amount of SLP minted compared to the amount burned has been imbalanced. So, imbalanced before, kaya bumabagsak yung SLP. So, ngayon, syempre, as a developer, wala naman silang ibang gagawin kundi pagandahin yung game, maging stable yung economy ng game, and mas maging bright yung future ng game. So, ginagawa nila itong mga changes na to, guys, ha, hindi para mag-suffer yung mga player, kundi mas maging balance and maging healthy yung economy ng game. So, ginagawa nila to para sa atin and para din sa future ng game. So, ngayon, itong Arena for All, ayan, babasahin nyo na lang yan, hindi ko nababasahin lahat yan. Pero yun yung decision nila, no, na taasan yung reward sa mga nagpapa-rank. Ayan. So, dati kasi, pabagsak yung SLP. Kung makikita natin, no, hindi masyadong tumaas yung SLP nga. Naging 8 na nga nung last time, di ba? So, ito yung Axinomics. Ayan. So, short term, ito yung mga short term goals nila. I-adjust nila yung AXS and yung breeding fee. So, lately, yung AXS nga daw at breeding fee, tumataas yung presyo. So, syempre, pag mataas yung AXS, hindi masyado makapag-breed kasi medyo mahal. So, magkakaroon sila ng mga adjustment pagdating sa AXS and i-adjust din nila yung amount ng SLP needed to breed Axies.
So sabi nila, we may increase the amount of SLP required per breed in the future. Kung kailangan talagang i-burn yung SLP para lang hindi maging oversupply yung SLP. Kasi sobrang dami nang nagfa-farm ng SLP guys, no? Halos lahat ng new player, hindi naman sila nagbi-breed, nagfa-farm sila ng SLP. So sobrang dami ng supply ng SLP and hindi naman masyadong ganun karami yung breeder. Ang nangyayari, oversupply ng SLP and less yung mga nababurn na SLP dahil konti yung nagbi-breed. So dahil sa sobrang dami na ng supply ng SLP, bumabagsak yung value ng SLP. Bumababa yung ano niya, yung rate or yung value. So ang gagawin nga nila, medyo mamahalan nila yung required to ano, to breed sa pagdating sa SLP. Kung dati 150 per axi, diba? Tas 300 pag breed count 0. Baka gawing 200, hindi natin alam, di pa naman sinasabi yung actual kasi hindi ko pa na-check, hindi pa ako nagbi-breed para hindi mag-overpopulate yung SLP, maging oversupply. Ayan. And we will appraise the need for further action based on the data produced over the coming weeks. So pinag-aaralan pa nila yung data kung anong adjustment yung gagawin nila. Ito naman yung mga long-term goal na gagawin nila. Launching our own decentralized exchange to attract greater liquidity for our in-game resources. So magiging decentralized na yung exchange. Ibig sabihin nito, mas marami yung talagang gusto na mag-invest sa mga resources ng Axie. So mas magiging maganda yung economy. E tapos ito pa, an Axie sink that requires releasing Axies for crafting materials. These crafting materials could be used to upgrade land, body parts, o na-upgrade na yung body parts and land items. They could also be used to create consumable and buy or roll cosmetics. So magkakaroon ng ano, sink that requires releasing Axies for crafting materials. I-release mo yung Axie para magkaroon ka ng crafting materials. So hindi ko pa masyadong alam kung ano yung ibig sabihin niyan, pero ayan yung mga long term pa naman. So mga upcoming update. And ito pa, releasing new features and Axie game modes that increase demand for Axies through access to new experience and utility. Magkakaroon ng mga game modes sa Axie na iba pa para lang mag-increase yung demand for Axie. So gugustuhin ng isang player na marami siyang Axie, hindi lang yung tatlo per account, then okay na. So magkakaroon ng mga additional game modes siguro na kunyari, itong stage na to puro plant Axies yung kailangan pang adventure, at dito naman puro pang beast. So kailangan marami tayong Axie para flexible tayo sa mga game modes na yon. So yun yung nakikita kong mga new features na dadating, na kailangan daw mas marami tayong Axies para mas magamit natin, mas ma-utilize natin yung mga game modes na yon. And ayan, it's been interesting to see the community suggest some of this long-term adjustment over the last few weeks. Please help. Please keep in mind that they are entire new features that need to be launched very carefully and cannot be used as quick solutions. So mga ano rin yun, mga suggestions din naman yun ng mga community. Hindi lang sila yung may idea nun, kundi galing din sa atin, sa community, sa mga gumagawa ng content creator. Yan. So sila rin yung mga nagsasuggest ng mga bagay na yan. Kasi yun yung gustong mangyari talaga ng mga players. So ngayon, ano naman para sa atin yung mga changes na to? So syempre, 75 SLP na lang yung ma-earn imbis na 150. So nangalahati guys, no? So anong mangyayari kapag ganun na? So ibig sabihin lang yan, yung mga bumibili ng Axie, magandang approach na ngayon sa Axie is hindi ka lang SLP grinder. Ang maganda talaga is i-focus mo na rin yung Axie mo towards arena build. Kasi kung adventure focus lang yung Axie mo, tapos ito lang naman din yung ifa-farm mo, 50, eh hindi naman masyadong challenging yan. Matatapos mo naman yan kahit ano yung Axie mo eh. Kahit chop suey, kahit arena build, matatapos at matatapos yan once your Axie are leveling up. So maganda kung bibili ka ng Axie is more on arena build na sila. Kasi nandito yung SLP guys. Nandito yung magagandang reward sa arena. So ngayon, dahil arena na yung talagang maraming makukuha ang SLP at hindi na sa adventure and sa daily quest, kailangan maging competitive na tayo. Pag-aralan na natin yung skills ng Axie, siguro it's time na hindi lang tayo pindot ng pindot sa adventure ng cards, kundi aalamin na talaga natin yung team composition para syempre tumaas yung rewards natin dito sa arena. So yun yung mga nakikita kong changes. So swerte guys nung mga nag-hold ng SLP nila na hindi pa pinapalit. Kagaya ko,
nung gumawa ako ng video last time, how to convert SLP to PHP, hindi natuloy. So at least nandoon pa siya sa inventory ko. Kasi ngayon guys, dahil ko konti na yung supply ng SLP, dahil konti na yung magpa-farm, ang mangyayari niyan, tataas na ngayon yung SLP. So kaninang umaga, 8 pesos pa to eh. Napansin ko 8 pesos. Nung ginawa yung changes na yun, bigla nadagdagan ng 2 pesos guys. Tapos naging green lahat. Naging pataas na siya guys. So sa tingin ko, dahil ko konti na yung supply ng SLP, tataas yung value nung SLP. Kung maaalala nyo guys, yung AXS. Nung sobrang dami ng supply ng AXS, tapos 1 AXS lang yung kailangan para mag-breed. Yung presyo ng AXS that time is 100 pesos lang. Kasi isa lang yung kailangan mo para mag-breed. So sa sobrang dami ng AXS, mababa yung value ng AXS. Kasi nga, 1 AXS per breed lang. So nung ginawa nilang 2 AXS per breed, naging nasa 200 to 500 pesos isang AXS. Nung tinaasan nila ng 2 AXS per breed. And then lately nga, ginawa nilang 4 AXS per breed. Tapos biglang nag-skyrocket yung price niya sa 2,200. Lagi na siya naglalaro sa 2,000. So dahil ginawa nilang 4, so mas naging mataas na yung value ng AXS kasi kailangan mo ng 4 per breeding. So yung mga breeder, kailangan nilang mas maraming AXS. So ngayon, tumaas yung value ng AXS. So ganun yung mangyayari sa SLP guys. Kung inipon nyo yung SLP nyo at hindi nyo pa pinapalit, swerte nyo guys kasi lalaki pa to. Tataas pa to. Ayan, pataas na siya ng pataas. Puro green na siya. Wala na siyang red. Dahil, kukunti na rin. Kagaya na nangyari sa AXS na dati maramihan yung nafa-farm tapos konti yung required. Ngayon naman, ganun na rin. Konti yung mafa-farm tapos kailangan na mas maraming SLP para makapag-breed. Pag na-implement na yun, mas tataas pa to guys. Walang kinalaman yung 75 SLP na lang yung mafa-farm natin sa adventure at sa arena. Babalance pa rin yan guys. Kasi tataas naman yung value ng AXS. Kung halimbawa lang, quick math lang guys. Kung halimbawa dati 150 SLP na fa-farm natin, tapos ang palitan ay sabihin na natin laging 10 pesos. Ayan, kunyari 10 pesos. So 1.5 yung kinikita natin per day. So kung halimbawa ang mangyayari is 75 SLP na lang yung nafa-farm nyo sa adventure. Pero kung tataas naman yung value niyan, sabihin na natin naging 25 pesos na isa. Kasi tataas talaga yan guys. Tataas yan ng tataas. Kasi konti na lang yung supply. So, mas malaki pa rin yung kikitain nyo guys. Kung halimbawang bumaba na yung supply ng SLP yung nagpa-farm, konti na nga lang yung ifa-farm nyo, pero mas malaki yung kikitain nyo. Compared sa andami nyo yung ginagrind, kailangan nyo ng 100, tapos mas maliit yung kitaan. So, mas maganda ngayon guys yung economy ng SLP para sa akin. Kasi hindi ka na kailangan mag-farm ng ganun katagal. Kung new player ka dati, taabutin ka ng 4 to 5 hours para lang i-grind yung 100 SLP sa lower ruins. Ngayon, as a new player, 50 lang yung i-grind mo, mas less hours na yung farming time. Hindi kagaya dati na napakatagal. 4 to 5 hours para lang mabuo. Mas magiging madali na yung game ngayon sa adventure. Tapos, mas magiging malaki yung kitaan kasi kahit konti lang yung na-farm mo, tataas naman yung value niya. So, ayun lang guys yung mga update ko sa Axie Infinity. Comment down below kung ano yung sa tingin nyo na naging changes na to. Ready na ba kayo sa changes? Nabenta nyo ba yung mga SLP nyo last time? Ako, naitabi ko siya. So, hihintayin ko lang yan tumaas guys. Hihintayin natin yan tumaas at tignan natin yung mangyayari sa market. So, ayun guys, pataas na siya guys. Pataas na yan. Tataas yung SLP na yan. Within 24 hours guys, so tumaas siya. From 9 pesos, biglang naging 10 pesos. Ayan, so bumabalansya siya ngayon dyan. Tataas pa yan guys. Biglaan yan, biglaan yung pagtaas ha. Kanina lang yan. August 9. Oh, same day. Kasi kaninang umaga, 8 pesos talaga siya. Nung ginawa yung changes, naging 10 pesos. So ano yung pinapakita sa atin ng graph na to? Paakyat si SLP. Tataas pa yan ng tataas guys. So yun lang mga ka-Axie, salamat sa panonood and huwag kalimutan na mag-subscribe for more Axie Infinity news and videos and other NFT games na makikita nating valuable sa ating paglalaro and mas may enjoy natin. So yun lang and see you sa next video.